Ngayong araw, nakatakda ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng anti-cybercrime law. Limang abogadong kakatawan sa mga grupong nagpetisyon kontra sa batas ang haharap mamaya sa korte. Sa labas ng korte, tuloy ang protesta. May news to go, si Mark Salazar live. Mark. Hawi, nandito ako sa gitna ng Padre Faura Street sa tapat ng Supreme Court. Pwede ngayon mag-report dito sapagkat totally closed na itong Padre Faura. Isinara na ng police, ng MP dito. Dahil inaasahan nila ang pagdating pa raw ng ibang grupo na kontra sa anti-cybercrime prevention law. Sa ngayon, kaunting grupo pa lamang yung naririto. Ito yung mga binanggit ni Ivan, nag-vigil kagabi at ngayon ay morning exercise routine. Yan ay kasama pa rin sa programa ng kanilang pagkontra sa cybercrime law na tinatawag nilang cyber martial law ni Pangulong Noynoy Aquino na kanilang binabatikos kanina pa dito sa megaphone na anilay anak pa man din daw ng dalawang democracy icons ay siya daw nagpapatupad ngayon ng ang tawag nila ay cybercrime martial law. Ngayon ay mas marami pa kung makikita mo yung deployment ng police kaysa doon sa mga militanteng nagpapahayag dito. Ang sinasabi kasi ng police, ito daw ay precaution nila at preventive measure nila dahil inaasahan nilang dadagsa pa yung ibang grupo rito hanggang papalapit yung 2 p.m. oral arguments dito sa Supreme Court tungkol dyan sa cybercrime prevention law. Yung mga militanteng narito ay nag-iikot din sa mga tao, sa mga estudyante rito sa kalapit na lugar para mangalap din ang mga pirma ng kanilang isusumiti umanong petisyon laban sa Cybercrime Prevention Act. Howie. Mark, sino-sino ba yung mga haharap sa Korte Suprema? May mga prominent lawyers ba ang haharap ngayon? Yung sa loob, hindi ako sigurado, Hawi, kung sino yung mga representative. Pero alam ko itong mga grupo rito ay kasama sa mga petitioners na kumokontra dyan sa implementation. In fact, kasama sila sa nag-file at humingi ng TRO laban dyan sa Cybercrime Prevention Act. Na whether kung sino yung mga kanila, mga abogadong papasok mamaya, hindi ko tiyak. Sapagkat ako ay dito nakatutok simula kanina umaga sa kanilang pagkilos at pagharang naman sa kanila ng pulisya. Yeah. So hindi lang yung mga professional groups yung nagpo-protesta dyan, may mga student groups din, ano? Ang prominenteng makikita mong grupo dito yung kabataan party list, ano? Pero makikita mo na meron din sila mga kasama na hindi naman na rin kabataan at meron ding ilang grupo rito ng media na sumusuporta sa kanila sa kanilang panawagan na ibasura yung cybercrime na act law. At ang iba naman ay yung mga sumasama lamang na dumadaan dito, mga estudyante sapagkat malapit dito yung UP at meron sa kanila yung mga nakukumbinsi nila at talaga namang sumusuporta rin sa kanila ay sumasama na rin sa kanilang pagkilos kahit na saglit lamang tapos aalis, pagkapirma sa petisyon aalis dahil may klase na sila, mga ganyan ang sumasama rito. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.